Oh, and he can't even pinch a person. Yun nga lang, very friendly, you know, he talks a lot. He likes to ask everybody's birthday and their names. And then after that, after 5 years, pag nakita siya, oh, sabi niya, oh, sasabihin niya ang pangalan. Mag-hi siya, tapos sasabihin niya kung anong birthday niya. So they're all amazed because of his, yun nga, specialty niya yun. Mm-hmm. Gift sa kanya. Ano bang mas dominated? So, at saka numbers. Yes, ano bang mas dominated dyan? Ang white or black? White. Ah, white. Mm. Meron ka, kaya nga, kami lang siguro, Pilipina rito, sa South Sevier, apat lang, at magkakalayo pa. At saka, at dapat talaga ni Bella Limarquez, talaga sumugod talaga rin sa school. At saka susugod ako, sa, hello, para kaya pang hindi ako nakapag-asawa ng lawyer. Talaga. Tapos lawyer pa ako. Wow, talaga naman, nataranta yung principal doon. Ito talaga sabi ko ganito, sabi ko, essentially there's a CCTV here, sabi ko ganito, I want to see that, sabi ko. It happened last Friday morning, sabi ko ganito, tapos biglang 24 hours daw yan na naka-on, tapos nawawala na lang. Ah, really? Sabi ko ganito. Sabi ko ganito, Hima, I cannot accept whatever your excuses are, sabi ko, I'll let it be, sabi ko, but the next time you guys are gonna do this to me, you better tell your student, watch out. Ganun ko. Miss Melanie, sabi ko, this is just a warning. Bakit may pulis pa? Ba't may pulis doon? Pagdating niyo, may ako police? Nagpatawag. Ah, kayo nagpatawag? Ako nagpatawag. Sabi ko, I want a policeman here, sabi ko, while I'm talking to you. Tapos kaso, pinalabas naman nila ako kasi baka ma-intimidate daw yung mga bat. Nah, I wanted to see their faces. So they will see me, you know, that I'm in business here. And they better, sabi ko ngayon, stop bullying my son. Hindi, ako na lang kalaban nila. Kasama pati parents nila. Eh, kamusta naman yung parents nung ano, na inaano, dinidepensahan pa yung anak niyang ano? Ayun isa, medyo mataranta siya sa akin. Sabi ko, excuse me, you're saying that my son is attacking somebody who's innocent? And you're trying to tell me that you're liar son? And sabi ko ganyan, making story about this? I wanna see him. Sabi ko ganun. Kasi sa mataranta yung nanay. Sabi ko, you know, sabi ko ganyan, I will never tolerate my kids to lie. That's one thing. Because little lies, sabi ko ganyan, once it grows, sabi ko ganyan, they become monsters. Do you know that? Sabi ko, I'm very strict when it comes to my children. I want them to all speak the truth. Just be honest. Sinabi ko yun sa anak ko, sabi ko dito sa autistic, no? Uh-huh. Sabi ko sa kanya, Adam, sabi ko ganyan, when you tell the truth, no matter how they sabi ko ganyan, no matter how they complicate things or asking you question, you will always say the same thing because you're being honest. But if you tell a lie, you'll try to convince other people and make a lot of story that is not consistent, sabi ko sa kanya. So I rather want you to speak the truth or else I'm gonna slap you, sabi ko. Hindi kasi, ganito ko sa mga sinungaling. Ang mga sinungaling kasi, mga kapatid na magnanakaw, kaya ang dami magnanakaw na politicians. Dapat pala, Miss Melanie, may kasama pa kayong TFC dyan, ang sumugod kayo. Sala, para nakita na TFC. Inotak yung sala TFC, the Filipino Channel. I'm sure meron silang nandiyan. Ay, naku, ay di nataranta lahat sila. Alam naman nila eh. Nagulat nga ako, alam nila na celebrity ako. Ay, sabi ko, pasalamat sila, hindi ako nagdala ng mga video. Kaya nga, dapat dinala niya yung mga... Hindi, but do you see, words by words, eh, they wouldn't want me to show the CCTV, parang ganun. So, siyempre, they have to protect themselves too. Yes. But I'm not saying naman, I said naman, I'm giving everybody the benefit of the doubt. But one thing I will let you know, guys, sabi ko ganun, I don't believe them, I believe my son. Sabi ko, I know my son never fabricate things, nor create any story, sabi ko ngayon. If he's precise in telling me everything, sabi ko, I bet you, sabi ko ganon. Sabi ko, those kids, you guys, sabi ko ngayon, are making them monsters. Because they lie little lies. And I always believe yun, di ba? What goes around comes around. Yes, correct. Mm-hmm. Eh ako pag galit ako, hindi ako bulol sa English at hindi na wrong ang grammar ko.
Talagang galit. Talagang tuloy-tuloy. Ano, talaga, ano. Magalit ako. At saka, ano yan? Eh, siyempre, ang tagkat-tagkat yun pa, Miss Melanie. Hindi, nakaupo naman kami. Pero ako kasi, pag galit, I can only express myself in English. So, pag nagtagalog ako, babubulol na ako kasi pumapasok na yung pagiging kapampangan ko, pagiging kapitenya ko, patinggenya, lahat na. Nagsisegue na yung pagkatagalog ko. Ay, okay. Sayang yung ano na yung eksena na yun. Sana may isang report, mga reporters na nandoon para nakita rin din namin sa TFC. Ano, nakakatawa nga eh. Nakakatawa nga yun, ano? Kasi dalaw-dalaw pa yung police. Talaga si Tatarayo ko. Wala ko pakailam. Talaga naman, talaga. Sa loob-loob ko, hoy! Huwag nyo sasabihin na ano, gaya-gaya, wala panahon sa inyo. Sabi ko, is there any racial discrimination here? Sabi kong gano'n. Oh, no. Well, sabi kong gano'n. I'm not gonna believe you guys. You guys are a bunch of liars, Americans. Nakalimutan ko, alam mo naman ako, may pagkatakli. Alam mo, namula sila sa akin, ako talaga galit. Ang galit alam na galit talaga nila, kaya. Oh, yeah. Sabi ko, what these boys are thinking? Sabi ko ganyan, that my son is a punching bag? Sabi ko ganyan, what if I do it to them? Sabi ko, ginawa nilang punching bag ang anak ko. At saka, think na nag-bring kayo ng mga policemen doon. Hindi, I asked the principal to call. Ah. I want a sheriff there. Kasi meron naman nakatokan sheriff. Before kasi, pumunta muna akong police at saka pumunta ako sa, ano, sa State Department. Because I really want a policeman and I wanted everything recorded. Complain ko ito eh, you know. And, but then, in a second thought, I also wanted to give them another chance, you know what I mean? Mm-hmm. So sabi ko, okay, this is just a warning. Sabi ko, I'm not gonna file charges, but they better lay off. Sabi kong ganun. I'm sure na taranta yung mga staff doon at saka mga teachers doon dahil sa... Ah, talaga, tinatarayan ko. mga teachers, mababait. Alam mo, actually, mga tao dito, kahit yung principal namin, yung principal ng anak ko, mababait. Mm-hmm. Nasak din naman sila. And, you know, immediately, they call the attention. But yung mga bata, liars talaga. Siguro, pagkatapos na... pagkabugbog sa anak ko, oh, mag-usap tayo, sabihin natin, wala tayong ginawa, ha, ganyan. Alam mo yun? Oo. Kasi, tapos ako, tinitigaw ko sila, hindi sila makatingin sa akin eh. Kaya nga, sabi nga nila, ang bata daw, hindi nagsisilungaling. Marunong magsinungaling ang mga bata. I don't know. Pero, yun isa, hindi nagpakita kasi yun ata ang mastermind. Mastermind? Oo, kasi hindi nagpakita sa simbahan. Ito yung parents na nagagawa-gawa ng story. Sabi ko, you better not make story. Sabi ko ganyan, I can be a friend, but I'm the worst enemy that you can ever meet in your whole life. So, sabi ko kanila, especially when you guys are touching my family, ginanong ko sila. Kasi kilala ako ditong tahimik. I'm very tahimik. Mm-mm. Pero nung nakita rin ako nagalit, namumula yung mata ko para ako nagiging Dracula. Talaga. At saka sinabi ko, in fairness ha, hindi ko pinipik yung mga bata. Sabi ko, I want all their parents to be here. Sabi ko, today. Sabi ko ganun sa principal, natarapta yung principal eh. Tinawag ka agad yung mga parents. Buti available ka agad yung mga parents. Hindi, inano niya ako, kinaamdam niya ako kasi nanginginig ako sa galit. Kinaramdam niya ako. Eh, pag galit ako, a mixture of emotion ako, lumuluha ako sa inis. Pero ang tapang niyo rin, Miss Melanie, talaga humanga ako sa inyo dahil American, ano to, territory to talaga eh. Ay, bakit? Ano ba naman sila? Talagang... Lahat naman tayo rito, ano, alien dati. At talagang mga Amerikano dito, mga Indian, hello, galing lang sila sa Europe. Eh, tayo Asian, eh, ano naman pagkamali ron? Ang utot nila, mas mabaho pa sa kesa sa atin. Diba? Bakit? Bakit? Puti lang kayo, brown kami. Mas maganda kulay namin. At saka alam ba nila si Miss Melanie isang Miss International? Worldwide? Hindi eh, naman yun, pero kita-kita naman, wala akong makeup. Kita naman sa mga... No, anyway, you know, the people, in fairness, the people here are very, very, very nice. Mm-hmm. Especially in our valley. Alam mo yun? Itong Sevier County, mm-hmm, where I, ano, dito sa I-70, Sevier County, Richfield, no? At saka sa Monroe. I mean, in fairness, mababait ang tao dito. Ah, mababait. Mababait. Kaso, naintindihan din nila ako kung bakit ako na high blood.
Kasi sa lahat, sabi ko ngayon, I never, sabi ko, lay my hand with my children. Sabi ko, so no one has the right to harm my kids. Sabi ko ganoon. Assaulted, yun, assaulting anong ginagawa nila sa anak ko. Parang sabi ng anak ko, dinemonstrate sa akin, sinuntok daw siya sa mukha, sa sikmura, sa likod, sa ribs, yung ganoon ba? Ano mo, sabi ko, what the hell they think to her? Sabi ko, that my son is a punching bag? Punching bag ba na, di ba, pag nagbo-boxing ka? Oh. Eh, taong anak ko. Siguro nangyari yan, Miss Melanie, during the recess time. Hindi, nangyari daw yan, nung umagang-maga eh, pagbaba lang niya sa bus. Ah, sa bus. Tapos inano siya sa locker. Ah. Pinus siya sa locker, tapos dun sila sino. Apat sila! So, siyempre, anak ko, natataranta siguro nung ginawa sa kanya yon. Eh, tatlo yung autistic doon. Baka tirahin din yung iba. Eh, itong anak ko, nagsasalita. At saka yung isa. May isang autistic doon, hindi nagsasalita. Tapos, pero nakikita ko, natatakot. Ayaw magpaiwan sa school. Alam mo yon? Mm-hmm. So, siguro, binubuli din yun. Eh, nagkamali sila ang binuli ang anak ko. Di sumugod ang Miss Melanie Martin. So, ay, talaga. So, pasalamat nga. Alam mo, kung sinabi lang sa akin anak ko ng Friday, sugod ako rin Friday. Pasalamat sila at wala ang TFC doon. Kung nandun ang TFC, eh. Naka-ano pa sila ron. Naka-TV pa. Oh. Diba? Oh, ay, patay sila. Disira sila. Mababalikan ka ng gusto yun. Talagang anin ko sila, babalikan ko sila. Kung sinabi sa akin ng Friday, di may CCTV at nakita ko, at patay lahat sila. Pus yung CCTV. Criminal charge. Eh, yung CCTV nasa pa. Nasa anak nila. Eh, yung ha? CCTV pa, baka hindi pa umandar nung time na yon. Kaya gano'n. Oh, exactly. Diba? Maka-ex sila. Hindi naman parati talaga umaandar yung CCTV nila eh. Kasi sa dami rin ng ginagawa nila eh. Kaya very busy rin sila. Kaya, ay, hindi pwede yun. Madidimanda rin sila kasi on the spot. Patay sila. Yun ang mga ano, dahil minsan hindi nila magawang maano pa yung mga CCTV nila. Hindi, minsan hindi lang gumagana CCTV pag alam na nilang medyo na delikado sila. Kasi bawat room kasi may mga CCTV at saka sa ano eh, sa mga hallways. Mga hallways o mga locker, mga ganun. Oo. Yung nakalagay talaga yung CCTV, kita lahat. Exactly. Tapos dun nga sa locker, eh napaka-consistent ang anak ko. Kung saan siya ginawa, kung anong paano siya sinuntok. Pero sabi ganun, may mag, ito pa, sinabihan ako na, hindi naman siguro bad intent, baka they were jokingly, sabi pa sa akin, what? Sabi ko, do you know what you're talking about? Do you understand exactly what the words that you're using, intent? Sabi ko, do you think my son will cry if he didn't get hurt? Ganun ko sila. That's assaulted, sabi ko ganyan. They assaulted my son. So resolution nila diyan, anong sinabi nila? Nag-calm down kami tapos they assure me that they will give they will give double protections to my son. I said, not only to my son, to the three autistic children here. Mm-hmm. Sabi ko, all of them. Mm-hmm. Sabi ko, ano po, sabi ko, and also, sabi ko ganyan, even some of them who are normal, sabi ko, who doesn't have that disabilities, sabi ko, if this boy started it now, in the middle school, sabi ko ganyan, they will be monster once they become high school, sabi ko, in a junior. Sabi ko, right now, eh, that's na lamang ko, mga ano pala, athletic, mga tarantado, athletic. Alam mo, sinabi ko sa principal, they're bunch of cowards. Because sabi ko ganyan, they have to be four against one and happen to be, sabi ko, an autistic child. Sabi ko, why can't they just all of them, four of them with their parents and me alone, sabi ko. Let me see who will win, sabi ko ganyan. Mga, sabi ko, you know, ayun, hindi sila maka-uga-uga. Mga kasi, anong oras po yun, Miss Melanie, na pumunta kayo sa school? Ano? Mga anong oras yun? Maga yun. Ah, umaga. Magang-maga. Ah, umagang-umaga. Dire-direcho ako. Sabi ko, I want to speak to the principal. My son got assaulted last Friday. Sabi ko ngayon, and I want an attention immediately now.
Manunoko. Tapos nung kausap ko yung principal, kinakausap niya anak ko, my son was really replying to him, no? And then after that, sabi ko, you know what? I want a sheriff here. So when you start interrogating this boy, sabi ko, the sheriff will see it. Eh kaso, ako pinalabas. Sabi ko ngayon, nung inaano niya, kinoconvince niya, you know what? Sabi ko, I don't believe you. Nanong ko siya. Because I should be around when you guys are asking them questions. Mm-hmm. I don't see their faces, sabi ko ngayon. Of course, sabi ko, you have to cover it up. Eh, unfair daw sa akin. That's why I told you to call all the parents. And then my son is not around, sabi ko ganoon. So how can you see the difference? You cannot compare if things happen or not, since your CCTV is not working. So ang mangyayari ho niyan eh, pati yung mga magulang talaga nataranta rin. Oh, nalaman nila. Tinawagan ng mga anak nila. Eh, no ngayon. Ang ano talaga, no? Parang nai-imagine ko tuloy yung eksena doon, Miss Melanie, kung paano ka sumugod sa isang, ano, isang American sa rule. Paano ka mag-Ingles? Baka nagulat ka. Di ba? Hindi ba? Alam mo, baka magulat ang mga tao. Mag-Ingles? Pag galit talaga na, pag English na gusto, no, Miss Melanie? Eh, galit eh. Pero pag hindi ako galit, bulbul ako. Oh, diba? Grammatical hero. Kasi hindi ako galit eh. I just wanna be minsan pa, Miss Melanie, mga islang pa yung mga kausap doon. Eh, isa pag hindi ko naiintindi, excuse me, can you please rephrase your words? Gaganyan ko sila. Because you know, I don't think you're talking to me in English. Ako pagbagay, I understand you. Eh kasi meron kasi rito punto. Yes, oh nga, meron talagang different. May punto rito. Yeah. Pumunta sa Texas, Texans, alam mo yun? Eh dito pag nagsalita sila, lalo na pag binisan, hindi ko na naiintindihan, nag-smirch-smirch sila. Oo, hindi na talaga. Kahit nga ako, sabi ko nga sa inyo, I thought before in a public school, in middle school, I can understand yung mga teachers doon dahil iba yung English nila. Oo. Exactly. Tapos, iba yung English nila. Ano, hindi kaya magkakaintindihan, meron talagang pronunciation sila na... Iba, slang. Kahit yung mga bata nga, sabi niya, Mr. Cruz, I cannot understand your English. What kind of English is that? Ako sinasabi ko, doon sa church namin, nung nag-ano ako, primary teacher, sabi nga ganyan, excuse me, nakatingin sa akin, sabi ko ganyan, you know, I have to teach you the proper English, sabi ko, so you can understand me. Paano kasi sila pa nagsalita sila, talagang islang ang dating. Pagbasahin mo sila ng libro, maiintindihan mo sila. Pero pag nagsalita sila, hindi mo na maintindihan. Exactly. Kasi slang nga, meron silang words na ginagamit dito. Hindi slang eh, meron silang, di ba para pag nasa Bisaya ka, iba yung dialect. Oo, iba yung dialect. So dito sa Utah, iba, may pagka-cowboy sila na iba. Meron din, pag pumunta ka ng Texas, iba rin. Iba rin. Pumunta ka lang ng New Orleans, iba rin. Exactly. Pumunta ka ng New York o kaya pumunta ka ng Brooklyn, iba na yung salita ro. Pero hindi sila. Pero kailangan talaga tutukan mo yung mga words. Ba? Ako, pag naano ako, para maintindihan ko sila, tinitingnan ko yung bibig nila. Para maintindihan ko, Lalo pa iba, talagang bibilis magsalita. Parang exactly. Parang bumubulog lang sila. Minasabi na pala to, parang bumulong lang to. Exactly. Kaya nga, pati yung asawa ko, pag nagsasalita sa akin, kunwari, nakakalimutan niya akong kausap niya, nagsasalita siya, stop! Gagagyan ako. Rephrase your English. Sabi ko, I didn't understand you. Like, I don't understand anything that what you said. Sabi kong ganyan. So, can you please speak to me proper English? Sabi ko, I'm sorry. Sabi yung ganoon. Lalang, you know, dito naman ang buhay dito. Gusto ko kasi tahimik. Mababait ang tao. Oh. Alam mo yun? Yun incidente lang naman ang nag-ano sa akin. At saka nagulat ang mga tao kasi alam nila tahimik ako eh. Mm-mm. For me to get their attention, they know that it's serious matter. So sinabi ko nga doon sa bata, sabi ko, sweetheart, I'm not mad at you, but I'm hurt.
sabi ko, and that's why I'm talking to you sa mga parents, sabi ko ganyan, I mean, if you're not aware of what your sons are doing, sabi ko, it needs to be stopped now. Because this child is a beautiful child, but I think he's being influenced by friends. Diba minsan ano yan, influencer yan, mga barkada? Oo, sa mga barkada, mga ano, actually, ang behavior ng middle school ang pinakagrabe sa lahat. Ano yan eh, nasa, growing stage yan eh. Yes, nasa period of adjustment pa sila eh. Oo, period of adjustment. Kaya, yeah. At saka yung friends, yung friends nila na ano. Kaya, maganda na rin nalalaman ng parents para, ano sila, attention. Attentive sila sa mga anak nila, lalaki. Baka pag lumaki mga yan eh, maibang landas. Oo, yun ang problema. Lalo pa yung mga, ano, mga kampi-kampihan yan eh. Pag ano, kapag mali sila, talagang kampihan talaga sila. Hindi sila nag-ano. Ayun nga, ng totoo. Pinagtulungan nga anak ko, Amerikano lahat sila, porque ang anak ko, Phil-Am. Mm-hmm. Na hindi nakikialam kahit kanino, ha? Sabi niyo ganun, tinutulungan, huwag niyo natulungan ng anak ko, sabi ko sa principal, I don't need those boys, sabi ko, and my kids doesn't need them. Mm-hmm. Sabi ko, because my son has been always a loner, and he rather want to hang around with the teachers, sabi ko, than with those stupid boys. Well, stupid boys. Oh, naman. Sabi ko, stupid boys. Kasi, una-una, gusto ko nga, buti nga, hindi ko sinabi dumb boys. Eh. Kaya, buti. I mean, kumatino ba naman ang utak mo, di ba? Hindi ko na magagawa ng gano'n. No, kaya naman, ano. Bakit ko konti lang pala ang Pilipino dyan sa Utah? Hindi pala masyadong marami dyan sa Utah? Dahil, Pilipino, ano, dahil konti lang ang nag-asawang Amerikano dito. Eh, kamusta ka nga activities ni Jan? Buti nag-i-enjoy kayo dyan, Miss Melanie. No, one thing nice kasi, once you're an LDS, parang you feel home everywhere you go. Because I belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, at tawag nila sa amin, Mormon, just because of our Book of Mormon. Mm. But you see, hindi kami parang estranghero dito kasi, every Sunday when we go to the church, you know, you will really feel home. Because everybody will welcome you gladly. Although meron, mafe-feel ka na may konting racial discrimination sa mga inggiterang iba. Alam mo yun? Ay, ako mafe-feel ko yun eh. Oo naman, talaga naman nangyayari talaga yun. So, pero sa akin, pag tarantado ka, palihim akong natarantado sa'yo. Alam, maldita din ako. Diba? Parang, ano ka, na-insecure ka dahil mataba ka, ako mapayat, maganda ako, pangit ka, gano'n. Title holder ako, diba? Hindi ko naman sinasabi sa kanila yun, pero pag inisnab ako, di in-ignore ko sila. Basta I just don't wanna see you on my way, you know? So, at saka hindi pwedeng taray nila sa akin dito. Tarayan mo ako, tatarayan ko kayo lalo. Sinabi ko nga doon sa kaibigan ko, may kaibigan ako rito si Eileen Spencer. Ang kapit, alam mo, magkapit bahay kami pero wag ka, ano, 3 miles away from me, ha? Ang bahay niya. 3 miles. So, ang sabi ko sa akin, Eileen, pag meron tumaray sa'yo, sabihin mo sa akin, sabi ko, susugurin natin. Wastrip ka agad ako, no? Sabi ko, siguro mo. Anyway, kasi I treat her like my younger sister ba. Uh-huh. Naging close-close ka talaga kami. Mm-hmm. So sinabi ko, pag tinaray ka, sabi mo, tapos ano pa, sabi ko, tinuruan ko pa siya. Mm-hmm. Sabi ko, alam mo, Arlene, sabi ko, pag mabait ka masyad sa asawa dito, minsan nabuboard sila. They take you for granted like my husband. Pero bigyan mo rin ng ano, pakita mo yung konting sungay mo para tumino mga yan. Ganyan sabi ko, tulog naman ng Amerikano eh, sabi ko. Ganyan ang Pinay, talagang palabag talaga. Ito, sinasabi ko, kasi huwag kang iyak-iyak. Sabi ko sa'yo, kung gusto mong hindi magloko ang lalaki, pakitaan mo na ng sungay. Para makakontrol ng gusto. Ganun ang mangyayari. Oo. Kasi mabait siya eh. Mabait din yun eh. Parang ako mabait. Natuto na lang ako lumaban. Pagkatapos ng maraming taon. Before, hindi kayo masyadong ganyan, Miss Melanie. Hindi naman. Tahimik naman akong tao talaga, pero wag mo lang ako i-provoke. Ah. Tatapusin kita. Pag ako inunahan mo, tatapusin kita. Eh, akala kasi ng mga ibang lalaki, di ba? Like, ay, alam mo naman ito, husband number 4 ko. Aha.
Yes. So, kumbaga, mahilig mag-bully, di ba, mga asawa halos. I mean, in general, mga lalaki nagbubully sa mga asawang babae. Mm. So, siyempre, ako naman tahi-tahimik tayo, pero pag napuno ako, ano ka riyan, tatahimik talaga yung lalaki sa akin. Ah, Miss Melanie, didinig din pala tayo ng mga ka-Facebook ninyo dahil naitag yung an natin, yung connection natin sa internet, nadidinig din tong pinag-usapan natin. So, hello sa mga Facebook, ano, friends ko riyan. Yes, at sa mga hindi ko ka-Facebook. Oo, dahil kinalat namin sa iba't ibang ano, grupo ng Facebook. Oo, page, ang pag-guess nyo rito, ang Miss Melanie Marquez. Kaya ganun. Kaya... Ah, parang nawala si Miss Melanie, nag-average. Ano kaya nangyari? Teka, wait a minute. Nakatuwa naman si Miss Melanie Marquez. Teka lang po, at mukhang nawala si Miss Melanie. Nag-average pa. Ano kaya? Anong nangyari? Teka lang po. Teka muna. Ito muna. Mm-hmm. Hello, Miss Melanie. Hello, Miss Melanie, nawala ka ng konti. Oo, tumawag yung asawa ko kasi nasa Pilipinas. Makala didinig kayo. Okay, love you. Tagalog naman eh. Sabi nga niya, why can't you teach me to speak Tagalog? No, I won't. Sabi ko, because I'm going to tell you. Ibenta ko siya, sabi ko. Bakit ko siya tuturuan ng wika ko kung ibibenta ko siya? Eh, lalo pa, kinalat namin yung link. Kaya sa Facebook, kaya lahat nakakadinig. Through their cell phone, sa laptop. Oh, at least mag-enjoy sila. Aga sa Pilipinas. Nadidilig talaga nila. Mag-enjoy pa kasi nakakontan. Wala, you know, I refuse. Aha. Nawala na naman. Siguro may tumawag na naman. Add ko po siya sa Skype. Yes. Aha. Teka, at nawawala-wala po si Miss Melanie. Baka may tumawag ulit sa kanya. At sabi ko nga kasi sa kanya, nadidinig po tayo sa buong mundo. Kaya... walang kawala-wala talaga lahat ng sinabi ni Miss Melanie Marquez. Hello po, Miss Melanie. Nandiyan na po kayo. Ayun. Yes. Ayun, sinara na namin ang asawa ko. Pumasok. Alam mo kayong dalawa, nagpapasukan. Anyway, everything is okay na. Okay. Wala nang... Then he just called to say he loves me. Ah! Oh, wow! Talaga naman. Kaya maganda yung talagang hindi ka ano, hindi ka masyadong submissive. O, biglang gano'n. Nashock nga siya yung sumugod ako eh. Sabi niya, don't ever forget, sabi niya gano'n, that you're in the States, you probably might, sabi niya gano'n, use a different words or, you know, phrases, sabi niya ganyan, that will jeopardize you, gano'n ako. Sabi ko, what do you think of me, stupid? I'm smarter than you guys, sabi ko. Tawa siya na tawa. You know, kami dalawa ng asawa ko. I think that's why my husband fell in love with me because there's no such thing as word boring sa marriage life namin. Ah, talaga lahat, ano talaga. Oh, kailangan gigising ko lagi ang nerves niya para bumata siya. May activities talagang dapat anuin. Kailangan okay, gawin. Nakakatawa nga eh. There was one time nga, nagalit ako sa kanya. Eh kasi for 3 months na I was here, I was being very, very nice. Tapos sabi niya, Surat, I'm falling so deeply in love with you because you have never, sabi niya, raise your voice on me. You're not giving me an attitude. Ginaganon ako ng anak asawa ko. Mm-hmm. Tapos sabi ko, yeah. Sabi ko, tapos biglang tumaray ako nung ano, kasi nga nung nalaman ko, medyo nagalit ako sa lahat. Kasama na siya sa mga Amerikano. Mm-hmm. Tapos tinilian ko siya. Sabi niya, why are you mad? I was falling in love deeply with you for several months already because you never scolded me, blah, blah, blah. Tapos nalaman niya yung root ng galit ko, yung anger ko. Generalize ko na naman daw lahat. Sabi ko sa kanya, well, sabi niya, he's now, sabi niya, ganyan, my love is getting lesser again. Ginanong niya ako, I don't care about your love. Sabi ko, I care about my child, sabi ko, who's being assaulted.
Alam na niya, ano, basta pagdating sa anak ko, magwawala ako. Oo, ganyan ang Melanie Marquez. Hanggang sa Amerika. I mean, lahat ng mother. Oo, hanggang sa Amerika. Lahat ng mga anak, ang mga nagmamahal na ina, ganyan. Mm-mm. Oo. Miss Melanie, kamusta naman ang ano, ang ano ba yung mga activities na gagawin niyo sa Pilipinas at umuwi ka rin kayo roon sa Pilipinas? Aba, ma, malay ko. Hindi, actually, okay. Pag umuwi naman ako, I call my friends, mga network, of course, inano. Kasi hindi naman ako tumatagal doon eh. Kasi I cannot do any series. Oo. Kamukha na nung, you know, meron ako tatlo TV series nung before I left, no, the country. But then I have to leave eh. Sabi ko, pagbalik ko na lang, nang meron akong enough time, unfair naman kasi sa TV shows na, you know, sa mga producers, if I accept a project, tapos aalis naman ako. Mm-hmm. So I have to be honest to them that I'm not staying longer. Pero pag sabi ko, pag matagal ako, sasabihin ko rin naman sa kanila. Kasi... So, but then, ang concentration ko ngayon is I'm getting my two children their U.S. passport. Okay? Mm. Kasi yung apat, meron na yun. Oo. And then, concern ko when I go back, I only wanted to concentrate with my daughter na iniinganyo ko sumali ng binibini. Binibini Pilipinas. Wow, okay. Another Melanie so Marquez. I wanted to... Aron, ngayon, pinapunta namin sa Australia. Para yun malaman niya yung mga, you know, mga table manners and how to, ano, yung mga creme de la creme, ek. Mm. Tapos, pag bumalik ako, tuturuan ko na siya paano maglakad. Mm. The graceful way of a queen. Oh. Pero Miss Melanie, pumupunta rin ba kayo sa ibang state? Let's say, kung mayroong mga competition ng Miss PhilAm o kaya Miss USA, Filipinas USA? May naging dito sa akin, but then if I'm around, why not? As long as they will sponsor my flight, di ba? Yes. So, accommodations ko. But then, pag nandito lang ako, once I'm in the Philippines, hindi ko inaano talaga. Pag available ako, I will accept an invitation. Aha. Pero Miss Melanie, ano ba kayo? Nanonood din ba kayo ng mga teleserye dyan sa Utah? Mga Pilipino channels. Ay, sa ano ko? Oh, naman! Oo. Alam mo, I need to, I know, I must say this, that yung acting ni Casey Concepcion, yes, oo. Sa Ikaw Lamang, oo. I swear, you know, ang galing-galing niya. Wow, oo nga. I mean, all the actors and actresses there are good, okay? Pero, na-impress ako sa acting ni Casey Concepcion. Yeah. I am very impressed. Mas may depth siya ngayon. Ang galing niya mag-deliver, ang galing niya umarte talaga. Ay, gustong-gusto ko ang acting niya. Mm-hmm. Pero, Miss Melanie, kung binigay sa inyo yung ano na yun, role na yun? Hindi bagay sa akin, Ining. Bakit naman, Miss Melanie? RG, hindi bagay sa akin kasi matanda ko, di hama kay Coco Martin. I mean, kung yung kabataan ninyo, kung binigay sa inyo yung ganung klaseng role. May love sa akin si Coco Martin kasi maganda ako noon eh. Biro lang ah. Pero si Coco Martin, ang galing-galing talaga ni Coco Martin, ano? Ano ho, Miss Melanie? In fairness, kahit si Kim Chiu, kahit si... I mean, lahat siya, mga batikan na artista. Oo, gagaling nga nila. Talagang... Lahat sila. Oo. I mean, taken na naman, proven na naman yung mga oldies eh. Hindi naman oldies yung mga matured actors and actresses, di ba? Yes. Yung mga ka-level ko. Mm-hmm. Pero, itong mga bago magagaling, mga artista ng ABS-CBN, magagaling. Oo. Bilang na bilang lang yung sa... GMA. Kaso GMA. Oo. Bilang ko lang. Mm-mm. Nanunod ba kayo ng Pinoy TV? May Pinoy TV ba kayo dyan sa Utah? Hindi. Nag-internet ako eh. Mm-hmm. Online. Meron kami TFC dito. Pero hindi naman ako kasi palanood ng TV. Ang talagang sinusubaybayan ko yung magagaling talaga ng mga teleserya. Mm-hmm. Mga you know, teleserya. Like, maraming magandang teleserya ang ABS-CBN. Yes. Bilang lang ang GMA. Sana mag-improve ang GMA. Oo, sana nga. Sana nga mag-improve. Lalo na yung Channel 5.
Channel 5. Lalo na ang Channel 5, oo. Oo, dapat improve. Oo. Miss Melanie, pero type niyo rin gumawa ng teleseries, let's say, kung bibigyan kayo talaga, kung may time kayo. Mm-mm. Oo naman, basta maganda role, ha? Mm-mm. Anong klaseng ako role naman, bang usually ang gustong-gusto ninyong gampanan? Kontrabida ba o ano, bida o mabait o salbahe? Ayoko mabait, napaka-dali-dali na mabait. Ay, gusto niya yung tipong matapang. Gusto ko yun, ano, versatile talaga na pwedeng, alam mo yung role ni Casey? I love that kind of role. Aha. Yung bida kontra bida, hindi mo alam kung ano siya, pero ang impressed ako sa acting niya. Really, you know, in this role, I'm watching, ang galing. Although, alam mo sa lahat ng ayoko iyakin, gusto ko akong nananampal. gusto ko patawin ko. Hindi, I mean, di ba? Parang, alam mo, ang drama talaga sa akin. As much as possible, mas gusto kong comedy kasi at home ako, you know. I don't have to work that hard that I can make people laugh. Pero, yun kung drama pag-uusapan, I want something na machi-challenge ako sa acting ko. Kasi mabait, madali lang eh. Dahil basically, mabait naman ako pagtulog. Pagtulog lang. Birol, birol. Anyway, di ba? Kasi everybody naman are kind eh, di ba? Yes, oo. Pero pag sinasabi mong craft at saka talent, it's nice to show different style, different ano, different emotions mm-hmm. as much as possible. Pag tumatanda ka na kasi, siyempre yung challenge na yun ano mo eh, yun ability mo to act. Mm-hmm. So kapag hindi mo mapapakita yon, hindi mo makakonvince ang tao, you're not a good actor. Miss Melanie, sino ba yung mga closest close friends ninyo sa ano sa Philippine showbiz? Lahat sila. Wala kayong mga no, you know talaga. If I see them, I speak to them. Parang model. Lahat ng mga model, I can talk to them. Siguro itong mga bago model na lang hindi ko kilala, no? Mm-hmm. Pero yung mga model ng 70s, 80s, 90s, mm-hmm. ano, wala ako kasi, alam mo, ang maganda sa akin, wala akong hang-ups, eh. Mm-hmm. I get along to everybody. I get along with everyone for as long as they can speak to me. Kung hindi ko kita kilala na bago kang artista, pasensya na, but I try to really reach out. To, para hindi sila ma-intimidate or ano, alam mo yon kasi may maraming artista kasing may insecurity, akala nila siguro ganun-ganyan. Pero yung mga sikat ha, I've met them, mm-hmm. they're very nice. I'm very nice talaga. Walang attitude. Actually, mga iba lang siguro, baka na-intimidate lang. But then, di ba? Pero wala pa kayo nakakaranas ng, let's say, yung parang inisnab kayo, parang walang respeto sa inyo, parang gano'n yung mga artistang bago. Ay, hindi naman. Kung may pepak sila, I understand, kasi artista, di ba? Uh-huh. When I only think about their... matured na ako, OG, hindi naman ako bagets na nakikipag-compete. Mm-hmm. So, I understand everything. Tapos, kahit na nung bata ako, I really don't care kapag ako ginagang app nila, binubulit. Yun, parang ingit lang kayo, parang ganun lang ako. I always mind my own business and I try to understand others. Kasi minsan may pinagdadaanan ni isang tao, you cannot just jump into conclusion. Mm-hmm. Nung bata ho ba kayo, palaban na talaga kayo? Yung mga bata, mga elementary o middle school pa lang kayo? Or... No, tahimik akong tao, wag mo lang ako unahan, tatapusin kita. Ganun lang ako. Sa lahat ng hayop ko, minumura ako. Kasi hindi po tananay ko, mga ganoon. So, pag at saka yung pag physically inaano mo ko, inaatake mo ko, yun, babanat ako kasi I learned self-defense when I was 12. Apa. Yan pa ang pwedeng ano, asset ni Miss ano, Melanie Marquez. Marunong eh. Kaya nga action noon ang mga ginagawa ko, action. Oo nga, ang dami nga. Oo. Miss Melanie, ilan bang mga pelikula ang nagawa niyo so far? Alam mo, nakalimutan ko na. Sa dami, no? Sa dami ba ng mga anesthesia ng katawan ko? Pero Miss Melanie, ano yung pelikulang hindi niyo malilimutan na ginawa niyo na na-challenge kayo ng gusto? Ay, no, nagseryoso ako talaga.
Untold Story of Melanie Marquez. Ah, The Untold Story of Melanie Marquez. My dad kasi nga, siya naman talaga nag-ano sa akin, nag-pilit na mag-artista ako. And then, after that, nung sinabi ko yung Untold Story, sabi ko, I'm gonna take this seriously. Kasi alam ng tatay ko, magaling ako kung gugustuhin ko. Mm-hmm. So, sabi niya, ikaw kung talagang gusto mo, magaling ka. Kasi ako naman maraming rules noon na ayoko magpalik, ayoko magpag... Ayun ka noon. Tapos hindi ko alam, mas mahirap actually yung artista ha, kasi kinakalkal, you know, pinapakialam ang pati buhay mo, eh sanay ako as a model na pagdating sa private life ko, it has to be private. Mm-hmm. So, ayun, nangyari na, di ba, na nadumihan yun na aking pangalan nung na-involve ako kay Lito Lapid. Oh, yes. Okay, tapos naging malaking trauma yan sa buhay ko hanggang ngayon. So, I mean, you know, everything is doing well now kasi iba-ibang walks of life. Eh. I have to learn the hard way. Nobody even taught me or guided me growing up. So, I made a lot of mistakes in life, but then I don't regret it because it makes me a better person and I'm becoming a lot wiser now. So, parang okay lang. You know, I understand different type of walks of life. Tapos nagiging consultant ako ng mga ibang bata, kabataan, they, you know, I like talking to them, I like giving them word of wisdom and how to overcome their trials or challenges in life. Mm-hmm. Kaya pag mayroong mga attitude problems yan na na-encounter ako pag umuwi ako, o kaya dito, iba yung way of thinking ko, you know, yung nga sinabi ko eh, hindi lang ako, hindi ako magiging emotional kapag hindi mo pinakialaman ang mahal ko sa buhay. Pag pamilya na patay. Pero pag ako inapi mo, tatawanan lang kita. Pero okay lang sa akin. Ha? Pero nami-miss niyo ho ba ang ano, paggawa ng pelikula o pag-arte sa harap ng camera? Actually, mas nami-miss ko ang mga taong behind. Behind yung mga taong camera. Kasama ko. Mas nami-miss ko sila. I like working with them. I like being with them. Trabaho lang naman ng artista eh. You know what I mean? So it's part of my ano, my livelihood. Mm-hmm. Okay lang sa akin, pero hindi yun sabi mong miss na miss, yung gano'n. I can live without it. Kasi I do different things as well in my life. I want to grow. Siguro baka maging director din ako one day, you know, I'm starting to write books and whatever. I like to grow, I like to be knowledgeable in many things na hindi lang iisa ang ginagalawan ko. So ibig niyo sabihin, ang gustong-gusto niyo talaga ay maging isang director sa balang araw? One day, of course, I have to follow my father's footsteps, which I promised him na bubuhayin ko ulit ang Marquez sa showbiz. Aha. Pero kailan ho yan? Kailan mangyayari yan, Miss Melanie? Eh, pagmatanda na ako siguro. Hindi ba ako matanda? Kahit 50 years old ako, hindi pa ako matanda. Ang dami-dami ko pang pwedeng gawin. Siguro mga 70, 80, ganoon. Bagets pa ako that time. Pero gumagawa ho rin kayo ng mga story. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng mga istorya para sa pampelikula. Parang ganun, no? Oo naman. I mean, nag-ano ako. Gumagawa ako ng synopsis. Synopsis. Ang script kasi, dapat synopsis, buo na yung synopsis, mga 3 pages lang, ganoon. So, nabubuo ko na yung isang story niyan. And then, pagdating yan, bibigay ko na lang sa scriptwriter, sila nang gagawa ng mga dialogue, mga ganoon. So, ang synopsis, once you make a synopsis, nandun na yung location, ang sceneries, nandun na yung emotions, nandun na yung dating. So, yun ang ginagawa ko para hindi masyado makapalina, you know, hindi masyado marami ang ginagawa ko. So, sinashortcut ko muna. Ah, sinashortcut niyo muna. Synopsis. Sa synopsis, shortcut yan. Oo. Yan ang maganda, di ba? Synopsis lang, mas madaling gawin yun kaysa yung script. Ang haba. Oo, ang script ko si dialogue na, syempre, umiikot na yung camera mo yan, ilaw, ganyan. Pag alam mo na yung synopsis, pag marunong ka gumawa ng synopsis, meron ka ng idea kung anong gagawin mo sa pelikula mo. Huh? One thing I'm being trained by my father. My father taught me. Ah, ganun pala ho. How to, my father taught me how to minimize yung i-segregate mo lahat yung time mo. Kasi ang dami mga director, nag-isang buwan, nagtatatlong araw.
pagdating sa taping lang, alam mo yon. Mm-hmm. But my father taught me things na marami din natutunan yung mga ibang director sa kanya. Yung paano mag-ano, i-maximize mo yung event, paano ka mag-shooting sa isang location na i-segregate mo na lahat yung scene dyan sa location na yan na gagamitin mo. Mm-hmm. Hindi ka na yung pa-jump para madali at matapos at saka murang ano, budgeting. Pero hindi siyempre mag-ano, hindi dapat mag-suffer yung creativity mo as, you know, as a director. Mm-hmm. Implementation mo. Pero Miss Melanie, nakagawa na ba kayo ng mga indie films? Hindi pa, yan ang isa actually yung iniisip ko. Mag-produce? Yeah, mag-produce ng indie film at actually may ginagawa na ako ngayon na ito, ano, script, documentary ang gagawin ko. Mm-hmm. Pero meron ba kayo specific na role na gusto niyong kampanan talaga sa isang pelikula? Meron, pero marami yun eh. Meron. Mm-hmm. Siyempre yun, something that is very challenging, di ba yun? Marami pa akong gustong gawin. Ah, marami pa. Pero yung pag gina-offeran ako, alam mo, hindi ako talaga, sabi ko, hindi ako tipong, ano, money tripping. Pag binigyan mo ako ng magandang role, we can be, ano, I'm very considerate artist. Depende sa role na ibibigay mo sa akin. Pero Miss Melanie, meron ba kayong mga hinahangaan mga local artists natin, yung mga magagaling? Yeah, ngayon pa lang ako talagang humanga. Of course, Nora Honor. Oo, yes, number one. I admire Nora Honor. Mm-hmm. Kaya yung national, ano, ewan ko bakit anong iniisip nila. Kung anong ginagawa ng isang tao sa pribadong buhay niya, pakialam niya yun. But then when it comes artistically, nobody should question Nora Honor. Uh-huh. Kasi talagang magaling si Nora. Siya lang actually artist na pinanood ko, na kinikilabutan ako. Tapos yung timing ng luha niya iba. Kahit hindi siya lumuluha, nararamdaman mo siya. Mm-hmm. Nararamdaman, ganun mag-umarte si Nora Honor. Mm-hmm. Para siyang ano, para siyang aswang. Para multo, alam mo yun? Na talagang mararamdaman mo. Mararamdaman mo yung ano niya. Yung presence niya, ang depth ng kanyang acting is so good. Mm-hmm. That I admire her so much. Na I wish, you know what I mean, naging, ewan ko ba, sabi ko nga, I just wish, you know, na she deserved the national, ano, artist. Yun yung award na ikinait sa kanya, national artist. She deserved that. Uh-oh. But then I felt so bad nung nawala yung boses niya, kasi alam mo, nung nagkantahan lahat sila, yung mga sikat noon, tapos kumanta siya, parang meron humila sa akin ng pataas. Sila, somebody's carrying me. Kinikilabutan ako. Sabi ko, magaling talaga. May presence siya eh. Hindi lang siya inalagaan. Kung nagkaroon lang siya ng manager na pinakinggan niya, na magaling. At gustong-gusto ko siya hawakan before eh. Nung binigay ko sa kanya yung nasa ang kainay. Oo. Kung pinreduce ko siya. So I really wanted to, ano, gusto ko siyang gawin, ano, international artist because yung voice niya walang kapareha sa international. You know, you have to be original in order to make it abroad here in the States, no? Kung wala ka rin connection, kailangan original ka. So, but then, you know, I'm so positive with her kasi nung nakita ko, alam mo, may talent. Nora has a great talent, I can say. Kung ano yun, ito hindi naman sa ano, pero binibase ko lahat yung galing eh, you know what I mean? Mm-hmm. Para ako kilibutin, para makuha mo yung attention ko when you're there on that screen, o kaya sa scene, o kaya sa stage, alam mo, you're really good. Anong nangyari? Huh? Bakit hindi natuloy yung paghawak nyo kay Miss Nora Honor, Miss Melanie Honor? Kasi Miss Nora Honor has her own mind. And siyempre, bata ako sa kanya. Akala niya yung concern, dikta. You know, I'm not the type who dictate people. I'm the type who will tell you exactly how you can work and
you know, be noticeable. Eh, well, ayaw niya ng ganun eh. Mm. Ayaw niya yun. Yung concern, nabibigay niya ng ibang meaning. Mm. Kumbaga, yun lang ang ano. Kuya Jerns has so much passion with him, with her too. Iba kasi yung mentality ko. Ako professional masyado ako. Dean Algie, I can be crazy as anybody, you know. I can make people laugh, but when it comes to my career or when it comes to, you know, when it comes to my any type of job that I'm doing, professional talaga ako. Talagang nandiyan lang yung utak ko, naka-focus. Iba yung playing eh. You cannot mix sa akin kasi I don't like to mix my pleasure, my playing, and my ano business. Ganun. Iniiba ko lahat yan. So, but with Nora kasi, hindi pa niya ma-distinguish talaga yun. Dapat anong gagawin, ganoon. Ah. I admire Tita Ate B so much. Ate B is such a beautiful person. Kaya siguro, successful siya. Ins and out ang beauty na, ni Ate B, you know what I mean? Mm-hmm. Kaya tingnan mo, guided siya. Because oh. She likes to listen. You have to humble yourself. She's very humble. She listens. Ah. So yung palang difference ni Vilma tsaka ni Nora. Yes, kaya successful si Ate V kasi she listens. She's the type who, you know, she has so much humility, Ate V. Pag yung mga successful individual, it's because they don't let their pride get away. Parang yung humility, pag meron ka pang humility sa pagkatao mo, madali kang umasenso. Mm. Kaya magaling diba? Sa, but, kahit sa politika eh, talagang umaano rin siya, blessed na blessed siya. No, because Ate V is basically ano, a person who helped. Marami naman tayong artista dyan, basically, nasa puso nila tumulong. Pero may mga iba riyan nung nandun na sa posisyon, nagiging sakim, greedy. You know what I mean? They become selfish. Mm. Yun ang mga tao magnanakaw na ngayon. Na naturingan lawmaker, naging lawbreakers. Correct! Correct, lalo na yan. Na nakakahiya sila. Ang dami-dami nila. I swear, you know, meron pa silang mukhang iyaharap sa tao na nakangiti. I mean, my gosh, can't you understand what you did? You stole our money. And then, ayaw pa nila mag-resign. It's not that. Alam mo, eh kasi, ay, naku, Melanie, ano bang gagawin niyo? Hindi ko lahat yan. Miss Melanie, ano bang gagawin niyo sa mga corrupt na government official sa Pilipinas? Kung kayo ang merong, ano, kung meron na kayong batas na gagawin, ano bang dapat dyan sa mga corrupt na official na yan? Bakit? Ano they have to be dethroned. They have to be, kailangan alisin lahat sila, pati ang kamag-anak. Mm-hmm. At kailangan, alam mo kung ako talaga, kung presidente ako, bagay, kaya hindi kumikilos ang iba. Kasi, di ba, pag nalaman mo, imagine mo, every year, lahat ng senador, that time, pork barrel, 200 million, ha? Tapos pag presidente ka, 2 billion, ha? Mm-hmm. Alam mo, dapat, ang dapat dyan, i-publish lahat. Mm-hmm. Dapat nakapublish lahat dyan, nakabukas. Akala ko death penalty ang mga nangungurap. Hindi ako naniniwala sa death penalty kasi pag pinatay mo na sila, di wala na silang konsensya. Kaya kailangan, I always believe na people has to repent. Kung hindi mo, balik na maniniinakaw ninyo kasi may interest na. Di kami tinanong yung interest na ninakaw nyo. Pero balik nyo para bumunga naman yung Miss Melanie, wala pang nangyayaring ganyan. Wala pang nangyayaring ganyan na binalik ang pera. Eh kasi walang maningil sa kanila. Dahil, paano naman maniningil ang mga nakakataas dahil sila mismo ang magnanakaw. Kaya tuloy, yung mga nasa baba, teka muna, taas-taas ninyo, magnanakaw kayo. Eh, dinanakaw din kami. Kaya tuloy, ang ating bansa, third world country pa rin. Na pwede naman maging kalinya ng Japan. Yes. Mm. Hello? Kasi mga mentalidad ng mga punyeterong mga yan,
kasakiman. Kaya, you know, akala nila power is money. They forget that there is God that will, they will judge them one day. Mm-hmm. Money, you can never buy money when it comes to a person who has integrity and dignity. I can speak to them straight to their faces and tell them, you're forgetting you're a public servant, you're my servant. I am your boss, not you. Eh, paliban sa dami na ninakaw nila, they can afford to get bodyguard para nga, kasi takot sila mapatay. Oo, isa yun. Dahil sa dami ninanakaw. Oo. Pero nakalimutan nila, tayo ang mga nagbabayad ng buwis, ang pinaluklok sila para magserbi sa atin. Oo. Hindi para magpakabosi-bosihan. Ilan ang nangyari kaya? Tapos hindi sila nagbibigay ng mga trabaho sa mga unemployed. Kasi gusto nila, nakapatlan nila yung mga tao dyan sa paligid na kaya nilang paikutin. Kaya, eh, syempre tayo naman mga, lalo yung mga marilita, yung mga poor people there, wala na magawa kundi, oh sige, akin yung pera. Kesa naman wala sila magawa. Wala na sila magawa, hindi kukupunin na lang nila yung pera. Oo nga. Although, lugi pa, mas lugi kami, lugi ang mga poor, kasi hindi nila naisip na teka muna. Tayo nagpaluklok, dapat ang mga tao magkaroon ng ano eh, magkaisa. Paalisin lahat ang mga yan. Yan yung mga senador na yan na hindi gumagawa, gumagampanan ng tama. Hanggang sa congressional, hanggang sa pinakamababa. Oh. Pati na rin ang mga pulis. Yes, mga pulis. Oo, di ba? Yan nga ang ano, hati siya ngayon. Yung mga drugs na yan, kaya nakakapunta riyan kasi sila-sila ang nagbebenta. Pero hindi lahat ha, I'm not generalizing everybody. Yung tamang ng baturyan at nag-react, well, sorry na lang. Ibig sabihin, guilty sila. But I have nothing against it. I can never pinpoint everyone. But basically, yan ang nangyayari ngayon. No. Kaya ang dami-daming patayan. Ang dami-daming nakukulong na walang kasalanan. Tapos, ang naiinis ako riyan, yung mga senador na nahulihan na, tapos nakangiti. I hate it. Oh, I hate that. Parang sanay. Parang, it's okay, I can pay for them. I'll pay. Parang, patahimikin lahat sila. Alam mo yun? Media, naiinis ako. Bakit sila nabibili? Bakit meron? It's sad. Sad. Yes. Ano? Melanie, buti hindi umano sa isip niyo na pumasok sa politika. Sa totoo lang, ayoko talaga ng politika. Pero sabi ko, pag wala ng pag-asa ang bayan at meron talagang lumaban na hindi karapat-dapat, lalabas na ako. Mm. Enough is enough. Kasi ang pangarap ko, bago man lang ako mamatay, mawala naman tayo sa third world country. Yes, oo naman. Ang dami-dami natin pwedeng ihandog. Tayong pinakamayaman pagdating sa resources, sa training, sa lahat, matatalino ang Pilipino. Kaso, paano tayo aangat? Lahat ng mga matatalino masisipag nasa ibang bansa kasi walang kabuhayan sa ating sariling bayan. Tapos sa mga investor, sa sobrang corrupt sa custom. Abay, siyempre, at saka yung tax paying na yan. Yung lahat ng mga nagbabayad ng tax, naku, nawawala lahat, pati na rin yung Yolandang yan. Na maraming talaga nag-distribute, asaan ang mga donation na pera, tapos nagkabulok-bulok ang mga pagkain. Yeah, nasa bodega tapos lang. Tapos yung mga donation ng mga damit, ginawang ukay-ukay. Binenta. Oh my gosh! No, I swear, sinusuka ko lahat ang mga taong yan. Kahiya-hiya. Pero Miss Melanie, marami na kayong na-meet na in person yung mga ganung mga tao, di ba? Oh, oo naman. Eh, pag minsan, yung pagkataklesta ko, sabi ko, dami mong bodyguard, ganda ng kotse mo, ha? Sabi ko ganyan, yaman mo, ha? Sabi ko, ano ba mga ginagawa mong project ng makaangat-angat naman ang bansa? Ano ko sila, sinasabi niya talaga yan? Sinasabi oo, niya talaga? Naman. Tinitingnan ko sila pa hanggang ulo. Tapos ang feeling nila, big shot, sabi ko, paano big shot kung nakaw naman ng mga
pinapakalamon nyo sa mga anak nyo at ikaw. Diba? I don't get... Hindi ako na-intimidate sa mga mayaman na ninakaw lang ang pera, kayamanan. Mm-hmm. Pero, kasi ang mga totoong mayayaman, walang attitude problem. Tsaka wala silang bodyguard. Uh-huh. Napaka-low profile nila. Uh-huh. Yung genuine na mayayaman, ha? Ay, mga genuine. Oo, I mean, yung mga well-bred talaga. Na masasabi mo hindi royal, ano lang. Ano yun? Tawag nila? May tawag yung bagong yaman? Parang biglang yaman? Parang gano'n? Oo, meron sa English. Nakalimutan ko tuloy. Ano sila? Parang... Hey! Ito na naman ako. Nagkakaroon na naman ako ng amnesia. Dementia na ho ang tawag ngayon ay, dyan. Oo, sige na nga. Demention. At least ako may reason, ano yung mga anak ko, ha? Oo. Mm-hmm. Kaya inaabangan nila ang kung kailan gigising ang Miss Melanie Marquez para talagang magsasalita na kung ano nangyayari sa bansa natin. Iaabangan ka namin, Miss Melanie. Naku. Alam mo, sabi ko sana, anyway, naapektuhan lang ako kasi maraming sa atin, mga kababayan, ang apektado sobra financially. Kaya pati economy natin, hindi umaangat-angat sa pagdanakaw. Naapektuhan ako kasi ang dami pa rin na mahihirap. Na willing naman magtrabaho, kaso walang trabaho. Walang trabaho, yan ang problema. Diba? Tapos ang mga umaariba-ariba dyan, drugs. Umaariba-ariba rin yan, nakaw, kidnapping, patayan. Alam mo yon? Oo. It's sad. Yan, wala na sa kanila, wala na sa puso nila ang Diyos. Yan ang nakakalungkot na nangyayari ngayon sa bansa natin. Dahil sa pera, papatay sila ng kapwa. Mm-hmm. Dahil sa pera. I swear, kayo mga magnanakaw kayo, darating yung panahon na naniniwala ako sa karma. Naniniwala ako na yan pera nyo, hindi kayo tutulungan sa pagpunta sa langit. Ewan ko, naniniwala ako na may Diyos. At kung hindi sila naniniwala dyan, makikita nila kung ano ang dapat sa kanila. Dito nga, Miss Melanie, yung mga mayor dito, walang mga bodyguard eh. Mag-isa lang exactly. Sila eh. Yeah. Sa Pilipinas, pwede ba yung ganon? Hindi. Eh kasi nga, pag magnanakaw nga, takot sa kapwa magnanakaw. Diba? Sila-sila nagtatakutan. Diba? Sila-sila nagkokompetensyahan kung gaano yaman ang may bibigay nila. Yung pinapakita nila malalaking bahay, pag inanong mo, sinino mo at inanong mo yan, in-audit mo sila, hello? Baka kailangan magbayad pa sila ng baka kulang pa pati buhay nila ang kabayaran. Miss Melanie, meron ba kayong hinahangaan ng mga politiko natin? I like Marian Defensor. Gusto ko yung pagka-vocal niya eh. Mm. Yung tapang niya, nasa lugar, you know, bad times na, pero I love yung sense of humor niya. At saka prangka, alam mo yun? Oo. Uh-huh. Maganda, gusto ko yung mga nagsisilbing tapat sa bayan. Mm-hmm. Pero, ewan ko kung sino sila ngayon, kasi wala ko rin eh. Pero na-meet niyo na ho in person or si Miss Defensor? Of course. Oh. Sa elevator, nasa Senado ako. Sabi nga, who is this tall lady standing? Sabi mo naman. Yan ang sagot niyo, Miss Melanie. Sabi mo ganyan, I don't even know who I am. I am Miss, sabi ko, Senator Defensor. Natawa siya. Sabi ko, hindi ko kilala kung sino ako. Natawa lang siya. Tinigilin niya ako eh. Oo. Pero yun lang ang usapan ninyo so far. Ganun lang ang naging ninyo, meet nyo. Oo naman, kasi nakaka-intimidate siya sa person.
sa personal. Na-intimidate kaya ako kasi nga napakalakas ng dating niya sa akin. Actually kasi in-admire ko siya. You know what I mean? Ah, yes. Oo. Parang si Madam Imelda. May respeto ka sa kanya, kaya ganun. Oo. Mm-hmm. Ay, kay Madam Imelda, pag nakita ko, natitimid ako. Mm-hmm. Ano talaga, kumbaga, at yung admiration ko sa kanya, grabe. Mm-hmm. Tsaka respeto ko. Kasi, good heart niya, I like mga ginawa niya. Ayun ko, you know, the person itself. Kung ano man ang ginawa nila, whatever, you know what I mean? Basta nakita ko nung lumalaki ako na ang Pilipinas respetado ng maraming bayan, bansa, nung Marcos time pa. Eh ngayon, parang pabilisan sila na nakawan eh. Kasi may term, di ba? Oo, malapit na, 2016. Malapit na ang eleksyon. Kaya nga. Oo nga, pag nasa posisyon, di ba may mga term sila? So, ano, as much as possible, magkukuha at kukuha lahat yan. Para silang buhaya. Na wala namang ginawa sa bansa. Pero anyway, si Marian lang ba talaga ang hinangaan yung politiko na ganun? Marian Defensor. Mm-hmm. Si Madam Imelda Marcos, I really love her. Ganun. Gusto ko si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos. Mm. Matalino yan. Bongbong. Mm. Pero siyempre, iba talaga ang hinangaan ko sa lahat si President Ferdinand E. Marcos. Wow. Mm-hmm. Siya lang talaga hinangaan ko. At siya lang talaga tinitingala kong presidente ng Pilipinas. Oo. Eh, dati kasi talagang palaban ng Pilipinas noon eh. No. At saka hindi. Nung Marcos time, Philippine passport ako noon. Kahit saan ako bansang pumunta, kulang na lang saluduhin ako. Ah. Kasi, ganun nila karespeto ang presidente. At saka kung talagang, mga nainggit na kalaban, walang presidente nag-welcome talaga si Reagan pa noon, paborito ng presidente natin dito sa Amerika. Oh. Ang bigay ng welcome sa kanya. Yes, oo, napanood ko nga ho yan. At, siya lang, si Marcos, kahit ano sabihin nila, pag dahil wala siyang inaano, binabasang, kopya. Oo nga, wala siyang binabasa, talagang... Hindi siya babasa talaga kahit nung sa world leader, sa New York. Mm. Kasi sabihin nila, meron daw mga binabasa, excuse me, ako nandun, ikaw wala eh. Hindi ko kaya talagang binabasa ngayon, di ba, lahat? Eh, lahat sila binabasa. Eh, yung nga, nakakatawa nga. Eh, yung may nangyari sa Hong Kong, yung mga Hong Kong vacationista, binasa, pati yung simpatsya na lang eh. Binabasa mo pa? Hello? Hindi galing sa puso, ano? Ibig sabihin, wala talaga kayong hindi sensitive. You know? Yung mga yan, yung mga laki sa yaman na yan, please, ayaw ko pag ginagamit lang nila yung pagiging showbiz nilang ganyan, pero wala naman sa puso talaga yung pagtulong nila. Dahil meron silang political career sila na inaalagaan. Political career. Yan kasi maraming pera silang kinakalma. Kinukuha. So, nainis ako sa kanila, tahimik lang ako, pero alam ko, lalabas ako pag sa tamang panahon. Aabangan po namin yan, Miss Melanie, kung kailan namin anihin yan para at least eh. Mag-entertain ako. Diba? Sabi nga ni Kuya Boy, meron ka bang balak ganyan? Meron ka bang balak, sabi nga maging politika? Oo naman. So, anong posisyon? Sabi sa akin. Eh, bakit ako magsisecond? Sabi ko, hindi, presidente. Kung matalo man ako, presidente. Sabi ko, tapos. Sabi ko, bakit ako magsisenador? Ano, ibabribe nila ako para ano? Hindi. Sabi nga, meron nga akong paano, ayoko na lang mag-name mention, no? Sabi sa akin ng isang politika, may pera ka ba? Para ano? Kasi hindi ka ba nanalo pag walang pera, ganyan, 200,000 daw pag naging senador, ha? Sabi ko lang sa kanila, wala akong pera, pero pag ako na gano, sabi ko, humabol, ang tao ang magsusuporta sa akin. Dahil ako maglilingkod sa kanila.
Sabi ko, so, ayoko mag, alam mo yung mag-commit ng ito, ito, ganyan. Tapos, ito lang ay mag, ay, di, sabi kong ganoon. Pero, hindi pa ako sigurado kasi marami ako options sa buhay. Marami pa kayong gustong gawin. Ang dami, at saka hindi, marami ako options. I can do a lot of many, many things in life. And joining to become a politics, it's actually the last ano ko yan, list in my ano, in my mind. Hindi sila yun, hindi priority, pero pag nagsasuffer na yung bayan ko, that's the time siguro ako papasok. Bansa ko. Kaya sasabihin ko enough is enough, o di ba? Aabangan namin yan, Miss Melanie. Eh, oo. Pero wag niyo masyado abangan, baka kayo maano ha, mabulok. Yung pala, nag-chase na pala mind ko. Ayoko na. Nagbago na. Nagbago. Yung pala, nandito na kayo sa Amerika at ay ano na, naging politiko na kayo rito. Ay, hindi mangyayari dito. Ang gusto ko pa din ko ran lang ang aking bansa. Ah, talagang ano hindi, talaga kayo kahit sabihin natin na... Nationalista ako talaga. Oo. Maka-Pilipino lang ako talaga. Maka-Pilipino pa rin hanggang sa ngayon, kahit nandito kayo sa Amerika. Eh, ano naman dito naman magandang... Marami ako natutunan dito, agrikultura. Yan natutunan ko rito. So, kumbaga, pwede ko rin naman yan gamitin sa ating bansa. So, I mean, continuous learning ako rito eh. Hindi lang sa facts, pati na rin sa ano, sa practical. Ano ho ba yung mga natutunan nyo dyan sa Amerika ngayon, Miss Melanie? Nag-ano ako ha, like yung cattle, yung breeding ng mga hayop at saka yung farming. Kung anong klaseng pagkain ang dapat sa mga hayop ng amin, yung binibreed namin. Yung water rights, you know, yung cultivating ng ano, ng soil. Marami. Ah, marami. Akala mo yung mga pagiging farmer, ganun kadali? Hindi. Mga water rights dito, land owning, you know, lahat ng mga ginagalawa ng farming dito, kailangan ko matutunan. Talagang ano dyan? Hindi lang farming, pati cattling. Marami talaga mga land ho dyan na ano, bakante, no? Kaya ganun, ano? Hindi naman maraming bakante, pero, oh, maraming opportunity, you know? Yun lang, you just have to know yung mga proper documents na kailangan mong request sa government para mabigyan ka ng permit. Maganda yun, ano, iba naman yung nalalaman ko dito, natuto na nga ako maging karpintero kasi sa sobrang mahal ng mga laborers. Oo. Grabe, natuto ako. Yan, isa yan sa mga skill ko ngayon. Marunong ako mag-install ng rug, hardwood flooring. Wow. Ang dami! Ay, ito, pinaganda kong bahay ko sa sarili. Eh, paano? Hindi naman ako nagtatrabaho. They might as well, self-employed naman kami, di ba? Oo. Siguro pag sira... I learned the hard way, but... Baka pag sira pa yung water heater ninyo, merong tulo, di ba? Oh, yung mga basic, ano, alam ko, electronic, yung mga ganyan, plumbing, alam ko yung mga yan. Oo. Kaya... Oo. Kaya nag-i-enjoy ng gusto si Miss Melanie dito sa Amerika. Oo, kasi marami akong natutunan. Ayoko sa lahat yung nasa isang lugar ako na wala akong alam. Ayoko. Ano ako kasi eh, masyado ako workaholic na tao. Hindi mo ako pwedeng mapapaupo sa isang corner na maging isang housewife lang. Hindi. Nag-multitask ako. Sa tingin ko, may pagka-autism syndrome ako eh. HDHD. ADHD ga. Hyper. Diba? Oo, kaya ganun. Miss Melanie, magbibigay ako ng 5 pangalan ng artista, ha? Pwede nyo bang magsalita ng kahit mga 2 words lang sa isang pangalan ng artista? Sige. Oo, number 1, Chris Aquino. No comment. Okay. Number 2, Piolo Pascual. I like him. Number 3, Boy Abunda. I love him. Number 4, Lolit Solis.
I admire him. Uh-huh. I admire her, naging him tuloy. Hindi, gusto ko si, ano, si Kuya Boy. Kuya Bunda is so, okay, si Boy, ano, I really admire Kuya Boy because, hindi lang intelihente, pero isang taong sincere. Mm-hmm. Fiolo Pascual, I like Fiolo because he's a good artist, you know what I mean? At saka gwapo siya. Uh-oh. At ano siya, natural. Natural. Mm-hmm. Mm-hmm. And number 5, Christy Permin. Okay lang. Nice. Okay, thank you very much, Miss Melanie. Bakit 5 lang? 5 lang? O sige, dagdagan pa natin para at least meron pa tayo. Charo Santos. Ah, si Madam? I admire her. You know, kasi hindi lang siya beauty, may brain pa. Ah. Magaling talaga si Miss Charo Santos. Corina Sanchez. Ano naman? Corina Sanchez. Okay na. Ah, okay lang. Gretchen Barreto. Okay lang. Bakit humihina yung okay lang? Ano, hindi ako big fan. Ganoon. Pag baka ganyan na hindi ako nagbibigay ng ano, I rather keep my mouth shut than hurt people. Mm-mm. I don't want to judge anybody. Okay. Para okay. Wala kang kaaway, di ba? Maganda naman. O sige, Daniel Padilla. Daniel, sino yun? Daniel Padilla? Ito ba yun ano, yung sa silang dalawa ni ano? Katrina. Katrina, so, I like Bernardo. Him. Oo, I like him. Silang dalawang club team, gustong-gusto ko. Ah, gustong-gusto niyo siya. Silang dalawa. They're good artists, ha? Kasi ang bagay silang dalawa. May pinanood ako sa kanila yung series. Nakalimutan ko lang, ano, Close to You ba yun? Hindi, meron akong pinanood sa kanilang dalawa na recently lang. Kilig na kilig ako sa kanila. In sa Channel 2. Oo, alam mo naman ako, may sabi mo nga, dementia ba yan? Dementia. Dementia, ayun. Dementia. Nakakalimutan ko mga ano, mga titulo. Dementia ho, yun ang ano niya. Oo, yun na yun. Gusto ko yung dalawang yun. Ah, gusto niyo yung dalawang yun, kaya... Oh, magaling na, no? Promising artist talaga sila. Oo. Nolly Boy De Castro. Okay lang. Okay lang. And... May nagawa ba siya sa atin? Nung naging vice president siya? Yung tungkol sa mga pag-ibig daw, yung mga pag-ibig na bahay. Ano pag-ibig? Vice President ka, pag-ibig lang? Yun ang ginawa daw niya, yung mga parang pagkakas ng mga bahay. Di ba pag-ibig? Marcos time pa yan? Yun daw ang inasikaso na mga nabigyan ng mga bahay. Hindi ako bilip pag wala silang pinakitang ginawang servisyo. Bong Revilla. Ay. It's very depressing for him to ano yun ano niya, hindi ako natutuwa sa kanyang performances. Nakakahiya. Uh-huh. Ano pa? Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Pareho na lang sila. Mm-hmm. Ngayon. Okay. Maraming salamat po, Miss Melanie. Marami kayong nasabi sa amin at I'm sure maraming natuwa sa ano, pagbibigay niyo ng information. Alam mo, yung dalawang politikong sinabi mo, pagdadasal ko sila na ma-enlighten sila. How about si President Pinoy ho? May ginawa siya? Marami daw. Marami siya sinasabi. Nang pumunta siya sa daw? Ano. Oo. Alam mo, maraming... Ang gusto ko sana, mag-ano ko, ma-impress ako sa kanya, kung aalisin niya lahat yung mga nagnakaw, at alam, yung audit niya, lahat, pati na rin siya, yung audit niya. At gusto kong i-publish niya lahat ang nangyayari sa pera ng bayan. Diba i-publish kung ano ang mga proyekto nila na kung natapos man. Sa New York niya, kapupunta lang niya ng New York at marami daw siyang investors na dala.
Nasaan yung pera? Mga investors o investors daw, mga mag alam, ewan ko, hindi ako believe sa kanya kasi anak siya na mayaman. Hindi nga naintindihan ng mga karangi. Di ba, ano nangyari sa Santa Rita, yung mga magsasaka doon? Oo. Ewan ko ba, sana mga kababayan natin maging matalino na sa pag-ano, pili ng na magiging ano, pinuno natin. Hindi lang yun ginamitan lang ng publicity effect. Wala naman nangyayari sa bayan natin. Ako, naiinis ako kasi ang dami-dami rin pala natin property na dapat ikunin na sa mga ibang bansa. Eh, wala nangyayari. Parang, ehaw ko ba? Naiinis ako sa kanya, sa kanila. Oo. Eh, si Miss Napoles, ho? Utang na loob, ha? Utang na loob siya. Ama, bakit ganyan ang mga magnanakaw na politician na yan? Pag... hindi politician yan, ha? Mediator. Bakit nako sila na nako? Ang yayabang nila, tapos pag na huli na sila, nagkakasakit. Oo, ganun ang ginagawa nila. Strategy yun, eh. Mawi-wheelchair. Delay reaction. Oo, mawi-wheelchair sila, mga ganun. Pero alam mo, kung talaga matino ang pinuno natin, yung mga na ano na, na victim, na victim, ano na yun, mga convict ba tawag dyan? Mga convicted. Yung mga convicted na yan. At saka yung mga talagang dapat i-convict pa rin. Alam mo yun, na nakasalantala. Yan, isa pa yan, justice na yan. Hindi? Dapat linisin din yan. Alam mo, dapat alisin na sila sa posisyon. Dapat i-sequester na lahat yung mga pera nila. Pati na rin yung mga kamag-anak nasa posisyon. Kasi ginamit ang perang yan kung bakit nasa posisyon ng mga kamag-anak na mga yan. Pati yung mga ari-arian nila, mga... Dapat yan, inaalisan na ang lahat yan. Hindi ko alam bakit hindi magalaw-galaw. Eh, siyempre, alam niyo naman na ano yan eh, powerful, ano, kamag-anak incorporated. Hindi yun, kasi gawain din nila. Siyempre, ano nga, sila-sila roon. Magkakampi, maglulusutan sila na maglulusutan. Sino ba ang pwede nating maging presidente ng Pilipinas sa susunod niya? Meron ba kayong napipili? Sino ba lalaban? Maraming gustong lumaban eh. Si Maro, Secretary Mar Rojas, lalaban. Sino pa? Si Vice President Binay. Sino pa? Wala pa yung iba, hindi pa nagsasabi. May magbibinay na ako. Magbibinay na ako kung gano'n. Kasi nakita ko naman paano niya... Senador William Defensor, parang may balak din tumakbo. Ah, gusto ko si Senador Defensor. Pati si... Kaya alam, pag-iisip ako, sino talagang papasok yung confirm, di ba? Parang si Senador Defensor, parang ayaw na niya eh. Kasi napapagod na siya. Pero nagsabi siya na kung sakasakali eh, lalaban daw siya ulit na presidente. Okay. About Senator Grace po, nakilala niyo na ho ba si Senator? Lalaban din daw na Vice President, isa sa mga under who? Wala pang sinabi ho, pero number one siya sa mga survey. Okay. Okay. Dapat yung tatay niyang talagang nanalo eh. Yes, oo. Yun talaga. Yun talaga, inano ko yun. Ah, talagang... Inano ko talaga, kinampain ko yun. Kinampain nyo talaga, no? Nanalo yan sa Pampanga, tsaka sa La Union. Ah, kahit dito sa, ano, sa Manila. Tinutukan ko yan. Talagang wala, dinaya talaga eh, natalo eh. Saan ka ba naman na pinoproklema nung presidente, alas 3 ng madaling araw, yung mga tao lang ata nagda-drugs noon na nakasyabu ang gising. At inilagay hindi sa Manila, kundi linagay pa sa Cebu. Yung mga gumagawang ganun, hindi normal. Kaya nga, diba? Oo, talaga naman. Marami talaga sumama ang loob doon eh, kung nag-ano lang si Miss Susan Rojas noon eh, baka nagkagulo ulit ang Pilipinas noon nung nililibing niya si FPJ noon eh. Hindi, wala ka rin magagawa kasi pag kontrolado nila militar, anong hawak, although nakalawang na yung mga ano natin, weapon, hindi nga natin mapoprotektahan ang bansa natin ngayon. Kaya nga ang mga Amerikano bumabalik dahil, aba,
ewan ko yung nangyayari sa mga nangyayari sa bansa natin, eh, baka saklawin na tayo ng China. Oo. Itang na loob. Oo. Kayo, ano bang posisyon nyo rito sa mga taga-China na inaangkin yung mga... Hindi ko gusto, ha? Kasi nga, siyempre, ano ba naman ang nakahalong dugo ito sa pinuno natin ngayon? Oh. Hindi naman purong Pinoy yan. Oo. Eh, dapat kung talagang mahal nilang bayan, protektahan nila ang ating ano, ang ating interest. Bigyan nila ng benepisyo ang mga taong walang trabaho ngayon. Yes, utang dapat na loob, yun. Ang yaman-yaman ng bansa natin, utang na loob. At saka nila. Isa pa tayo sa binakamataas ang tax sa mga nagtatrabaho. Aba, isa pa rin yan. Oo. Ang tax na yan, pag artista ka, utang na loob. Parang ano ang kala nila? Sila lang babayaran, sila na papayamanin natin. Ay, para daw may pera ang kaban ng bayan. Eh, bakit hindi nila sabihin para may pera silang lahat? Kaya ganun lang nangyayari sa bansa. Ang nangyayari, ang mahirap, nagiging mahirap lalo. Oo, mahirap na mahirap. Pos may mayaman na mayaman. Hindi kagaya sa hindi, Amerika halos pantay-pantay yung mga tao rito. Hindi, katulad, kahit naman dito sa Amerika nangyayari na ngayon yan eh. Anong nangyayari na rito sa inyo? Ikaw hindi mo ba naramdaman ang ekonomiya natin? Pero I mean dito naman halos yung mga mayaman halos nami-meet mo rin talaga, hindi kagaya rin sa Pilipinas talaga. Eh ano nga sila, 'di ba? Mga colonial mentality, mentalidad ng mga 'yan. Eh diba sa Pilipinas, pag English ka lang matuto, akala nila napakaano na nila. Diyosa na sila. Diyosa at matatalino. Matatalino. Utang na loob. Pero pagtingin na mo naman, ang mga gawain nila. Pero yung mga hindi marunong mag-Ingles, gaya ng Japan, China. Oh, exactly. Sila mga powerful. Sila yung mga mayayaman. Sabi ko. Malaysia, kaya, Singapore, na hindi nila mag-Ingles. Hindi, kaya nga sinasabi ko sa Pilipino, kaya nga pag ano, yung pinagtatawanan ako, talagang I like to give motivation nga sa mga kababayan ko. Na hindi, porque hindi ka marunong mag-Ingles, wala ka ng asenso. Eh, lahat naman, yung asenso ko, yung achievement ko, hindi naman maano, hindi naman matapatan ng mga marunong mag-Ingles dyan. Marunong nga mag-Ingles, pag nanakaw naman, I mean, hello, utang na loob, mga bobo, mga naturingan nag-aral. Tapos yun naman mga bobong, wala namang pinag-aralan na nagkaroon ng politika, nagkaroon ng posisyon, anong ginawa nila? Sumama na rin sa mga magnanakaw. Natuto na rin magnakaw. Ay, mas ano, grabe. Tapos ang nangyayabang kung umasta, utang na loob ha, huwag sila magyabang sa akin dahil ipamumukha ko sa kanila kung sino sila. Yes, oo. Hindi ko sila, ayun, na-high blood na naman ako sa kanila. Na-high blood nga kayo, baka magkaroon ng demensya. Alam mo, Miss Melanie, maraming salamat po sa mga binigay niyo sa amin. I'm sure maraming natuwa sa mga impormasyon na binigay niyo sa amin, yung mga listeners natin dito, na lalo na rito sa Amerika. Eh, natuwa sa inyo ng gusto, Miss Melanie. Oy, thank you naman for giving me time. And thank you for accommodating. Thank you po sa mga nakikinig po sa himpilan ni RG Cruz. Yes, maraming salamat. At lahat po kayo mga kababayan ko. Pilipino po tayo talaga, kailangan karangal natin at mahal ko kayo. Oo. At abangan ka namin dito, Miss Melanie, sa San Diego, California. Lalo na rito sa Radyo Pilipino America para bumisita ka minsan dito. Sige, thank you po. Manggugulo ako one time dyan. Yes. At saka kung meron kang gustong sabihin, Miss Melanie, tawagan niyo lang ako para at least i-air namin natin ulit kayo, if ever, Miss Melanie. Total kakilala na kayo tayo ngayon, Miss Melanie. Oo, nasa Viber ka na, kaya madali na kita tawagan. Oh, yes, oo. Kahit nasa Pilipinas kayo. Pwede sabihin niyo lang sa akin para at least nadidinig naman tayo sa buong mundo. Kaya ganun. Pero alam mo, kailangan mo ako i-text kung anong ano mo. Ano ang
email mo para marami akong maraming nagbibigay sa akin na information para malaman mo rin. Okay, no problem about that. Ipo-forward ko sa iyo. Yes, at saka magka-Facebook pa tayo, Miss Melanie. Kaya makikita natin yung mga magka-Facebook na tayo, Miss Melanie. Malalaman natin mga activities natin sa bawat isa. Alam mo, nakakatawa. Pagdating sa technology, pura ko talaga diyan. Ay, hindi kayo masyadong. Pero kasi pero yung Facebook na yun, nagdalawa na ako na account kasi para ma-accommodate lahat. Yes, oo nga. Kaya nga, mas mabuti nga. Kasi sa dami ng mga fans ninyo, mga followers ninyo, followers na lang, wag ng fans. Isa ako sa mga fans ninyo. Ay, thank you, Archie. Biro nyo naman, ha? Isang actress, magsasalita ng ganyan. Isang Miss International, talagang walang takot para magsalita ng mga ganyang bagay. Diba? Oh, isang taong nagbabayad ng buwis. Hindi, kung kakausapin yung mga ibang tao dyan, hindi talaga magsasalita. No comment sila ng no comment. Yan, diba? Takot sila mamatay. Ganon. At least, ang Miss Melanie Marquez talagang tinatayo ang bandera ng Pilipino. Pati dun sa school, tinayo niya talaga. Walang takot talaga nilabanan niya. Hindi, yung rights lang natin pinaglalaban. Oh. You know, wala naman ako sinisiraan dyan. So, sabi ko nga, kung sino man ang tamaan at na nag-react, well, wala na akong magagawa. Ibig sabihin, ginawa ninyo. Mm-hmm. So, kapag hindi ka naman guilty, hindi ka masasaktan, di ba? But we have to fight for our rights. Mm-hmm. Speak for our rights. Miss Melanie, kailan ang uwi niyo sa Pilipinas? Hindi ko pa alam, tentative. Ah, tentative pa. Nice. Ako, anytime naman ako pwedeng umuwi . Aha. There are times lang talaga na ayoko muna kasi ang dami kong gagawin dito. Aha. Tsaka dito sa, kung dito sa ano ko kasi, sa property ko, I try find peace ba? Iba yung strength na nakukuha ko. Nagre-recover kasi ako. Recovery pa ako. Nasa stage ako na recovery dahil sa aksidente ko last year. Kamusta na ho ang ano nyo, ang recovery ninyo? Okay naman. I'm doing well kasi nga, dito, at least sa Pilipinas kasi, minsan pag inimbita ka, I can't say no. Mm-hmm. Pinagbibigyan ko, hindi ako makapagpahinga. Kaya dito, habang ginagawa akong document at saka tinitingnan ko yung business namin dito, nagpapahinga ako. Oo. Ano yan? Kailangan ng back ko, spine ko. May therapy pa ba kayo niya? Nagka-therapy? Oo, nagka-therapy ako. Oo. Kailangan para lumakas ako kagad. Pero hindi pa totally ano kayo, talagang okay na okay niya? Compressed fractured kasi ang spine ko . May lamat pa. So gusto ko lang yung ano talaga, yun. Pag umuwi ako talagang, prepared na ako to work. At saka malayo pa kayo rito sa mga Filipino community, kaya hindi kayo masyadong ma-invite dito dahil nasa malayo kang state. Oo nga . Well, which is good naman. Tama lang sa akin yun. para makapagpahinga ho kayo ng gusto at gumaling kayo, diba? Kailangan ko yun. Mm-hmm. Lalo pag nagsimula na tayo, OG, di ba? Maraming magagawa ako. Yes. Yun lang talagang, ayoko lang maudlot yung mga goals na nakaplano na sa akin. Mm-hmm. Pero, let's say, gagawa kayo ng mga show, kaya rin bang kumanta ni Miss Melanie Marquez? O naman! Kakanta rin ho talaga si Miss Melanie Marquez. Mm-hmm. Pero humanda lang siya nagkamakbo, ha? Pero kung i-invite kayo for a show, talagang okay lang ho sa inyo. Oo naman. Mm-hmm. Sabi lang nila sa akin. Nice. Baka ma-shock sila pag kumanta ako. Meron pala akong boses, di ba? Wow! Hindi, nung sinyalas ako sa duet, celebrity duet before, sponsor yun ni Bayani dahil gusto nga niya magpakilala, di ba? Uh-huh. So, alam ko naman yun sa Channel 7. And nung nalaman niya magaling ang boses ko, ako una-una niyang tinanggal. Wow! Talaga? Siyempre, ha? Alam mo, ngayon ko lang nalaman na magaling pala kayo kumanta, Miss Melanie. Siyempre, pag hiningi ng pagkakataon, ibibigay mo siyempre yung best mo. Uh-huh. Of course, I used to sing when I was in high school. Uh-huh. Pero hindi ko talaga binibigay kasi para unti-unti naman nakikita yung talento ko na tinatago. Yes. Kamukha yung painting. Nobody knew that I used, my medium is candle. Mm-hmm. So, mga ganun ba,
naglalabas ako ng gilas, paunti-unti lang. Lalo pa may mga nakikinig ng mga producer natin ditong nasa LA at saka San Diego. Mga nagbibigay. Oo oh, naman, show. Pwede yes. akong kumanta. Oo, oh. Nandito yung kay kapatid ko ha, yung composer si Ringo Marquez. Ah, nandiyan. Ang galing kumanta niyan. Aba. Kailangan ayun, din. Mga producer. Oo, oh, mga producer. Listen for that. Oh. Yung kapatid niya. Gwapo-gwapo niyan. Oh, oh. Gwapo ni Ringo. Yan yung minanage ko. Tapos yan yung unang-unang artist na nakasign sa International Warner Brothers. Ah, apa. Recording company. International artist na pala yan. Oo, oh, tapos nagtumigil siya. Pero nasa na siya ngayon? Nandiyan, sa California. Ah, nandiyan sa California. I'm sure. Mm-hmm. Very active siya sa mga show niya kung saan sakali. Hindi naman, pero kasi nagtago naman yun eh. Mm-hmm. Hindi man nagtago, but then nag-work siya ng, you know, yung white-collar job. Mm-hmm. So, ganoon. Pero nung nakita ko lately, ang gwapo pa rin, sabi ko, ay nako, kumanta ka ulit, sabi ko. Miss Melanie, maraming salamat po, Miss Melanie. Okay, Georgie, ingat kayo. Miss E. Okay, bye-bye po. Thank you, bye-bye. Bye-bye, okay. Thank you. Yes, yan po siya Miss Melanie Marquez. Ang ganda palang kausap ni Miss Melanie Marquez. Talagang ready siya kahit anong pag-usapan. Wala siyang off-limit. Wala siyang mga ano-ano na mga bawal yung mga ganito. Lahat pwedeng pag-usapan at dito lang nangyari sa Showbiz Watcher, di ba o, mga listeners? Kaya ang haba ng usapan natin. Alas maubos na yung oras ko. We have 2 hours. Eh, may mga ano lang tayo. We have only 9 minutes more at matatapos na po ang show natin. Nako, maraming salamat po, Miss Melanie Marquez. Okay, yes, bago lahat, magpatugtog muna tayo ng isang magandang awitin para ho sa inyo. Ito, para sa mga Pilipino around the world at pati na rin dito sa Amerika. Ito po, para sa inyong lahat to. Aha, teka lang po. Bigyan ng pansin.
Balik po tayo sa Showbiz Watcher. Yes, we have only 4 minutes more at matatapos na ho ang ating show. Again, maraming salamat po sa mga nakinig po sa araw na ito. Lalo na po yung mga nagla-like pa rin sa ating sa Facebook. Si Merly Pama, Aris Go, Red Corporal De La Cruz, maraming salamat po si Paulino Gerardo, yes, si Cora Corona, Coronangan Ojeda, Jerry Santos, mukhang si Miss Anjanet Abayarin, nakinig din yata, natuwa rin yata sa mga sinabi ni Miss Melanie Marquez. Grabe! maraming salamat po. At yung mga syempre nakatutok, pati ang Radyo Pilipino Amerika nakatutok din sa atin. At talagang tinutukan natin si Miss Melanie Marquez. Halos magdadalawang oras yata, kausap natin si Miss Melanie. At talagang tuloy-tuloy na ho at hindi ko na pinatigil si Miss Melanie dahil ang dami-dami niyang pwedeng sinasabi sa atin, di ba ho? Kaya maraming salamat again for Miss International Melanie Marquez na siyang ating guest. Actually, meron pang isang beauty queen na magiging guest natin. Hindi pa lang ako sigurado, pero sana nga magtuloy-tuloy. Medyo kinakabahan din akong kausap to Kaya lang talagang nag-approve na ho sa akin Walang iba kundi si Miss Pilar Pilapil. Naku. Mga bigatin to, mga beauty queen to. Kaya lang pinag-iisipan ko pa ng gusto. Oho. At least nagkaroon na naman tayo ng magandang achievement for this day. At least isang Melanie Marquez ang naging pambato natin sa araw nito. Hello, Miss Ginger Bautista ng Radyo Pilipino America. Happy listening dyan. Kila Big Big, kay Big Big, si Luli, si Willie, and then si Attorney Erwin Bautista, si Pemi Cupid, yung mga kaibigan natin dyan sa Radyo Pilipino America, si DJ X. Okay, happy listening po dyan. And nagulat nga ako dahil talagang ang dami nag-like dito sa natin dahil itinag ko pa ito kasi kay Miss Melanie Marquez na madinig nila ang live na boses ni Miss Melanie Marquez. Okay, maraming salamat po. Hanggang bukas po muli dito lang, syempre sa nag-iisa. Ang nag-iisa lang po na istasyon natin dito, ang Showbiz
Watcher Ho Radio Show America, hosted by OG Cruz. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig. At ito na ho ang ating panghuling bilang natin para sa inyong lahat. At again, maraming maraming salamat po at bukas po muli dito lang sa Showbiz Watcher. And bye-bye! Tanging pangarap lang ang iyong
Iba ang kalinga ng Pinoy. As a nurse, I know that really matters. Importante ang strong connection. Kaya pagtatawag sa mga mahal ko sa Pinas, I use a service na alagang Pinoy din. With Vonage, I get 3,000 minutes every month to all Globe numbers. Tama lang na pangtawag araw-araw for about a penny a minute.